At ngayon mga kapatid, ang ating tatalakay naman ngayon ay patungkol po sa totoo bang si Pedro lang ang kinikilalang puno o leader ng Iglesia Katolika. No? Kasi merong po kasi ibang mangaral po ng ibang sekta na sinasabi po na tayo po eh, si Pedro lang po yung ating kinikilalang leader daw po sa ating simbahan, ano, which is yun yung liliwanagin natin ngayon mga kapatid. Pakaganda po ng ating episode ngayon kasi tatalakayin natin itong paninira ng mga taga-diliman, kapatid na Gabriel, sa Iglesia Katolika. Kasi sabi nila, yung si Pedro, na alam naman natin, mababasa natin ano, sa Mateo 16:18, pakibasa kapatid na Gabriel muna, 16:18 hanggang 19 ng Mateo. Opo, ayan. So I say also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give unto the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ayon, so dito sa talatang ito, kay Pedro na ibigay yung keys of the kingdom of heaven, o kung sa isa pang salin sa Amplified Bible pa nga eh, authority, kapatid na Gabriel, na ayon, naalala ko naman si SLTV na yung authority, hindi daw authority yung keys, ano? Oh, yan daw ay aral. Aral o wisdom. Nako, palpak na palpak sa Biblia. O ngayon, ito, pakinggan nyo po mga kapatid. Ito pong isang programa ng mga taga-diliman, itong ang pagbubunyag ni Dan Omar Leibang. Pakinggan nyo po sa audio yung kanyang pahayag tungkol nga dito sa ginagawa daw ito ng Iglesia Katolika. Ito, pakinggan natin siya mga kapatid. Mga kaibigan, itinuturo po ng Iglesia Katolika Romana na si Apostol Pedro ay hinirang ng Panginoong Hesukristo bilang ulo ng Iglesia ang kanyang itinayo. At ang obispo sa Roma, o ang Papa po ang tinutukoy doon, ay kahalili ni Apostol Pedro upang maangkin ang pagiging tunay na Iglesia. Ito ang nila ang pinakamabuting katunayan ng Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, nakasalig po ba sa Biblia ang pag-aangking ito ng Iglesia Katolika? Totoo po bang si Apostol Pedro ang puno o ulo sa Iglesiang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Sangguniin po natin ang banal na kasulatan. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Juan, sa 15, sa talatang 5, babasahin din po natin ang talatang 1. Ganito po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong pagagawa. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Mga kaibigan, malinaw na malinaw po ang pahayag ng mismong nagtayo ng tunay na iglesia, ang ating Panginoong Hesukristo. Nagsabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Kaya kalaban po ng Panginoong Hesukristo ang turong Katoliko na si Apostol Pedro ang puno o ulo ng tunay na iglesiang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun! Grabe, Brother Gabriel! Yung binasa niya, kapatid na Gabriel, kung narinig ninyo, mga kapatid, ipakita natin sa screen yung Juan 15:5. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tapos, yung versikulo 1, pakibasa kapatid na Gabriel. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ayun, so base dito, pinagkontra kapatid na Gabriel. Si Kristo daw, ang puno ng ubas, mali daw yung aral katoliko. Ayun. Reaction mo doon kapatid na Gabriel. Ay, pagkagan lang din po, ano, kabornok, ano, fake news na naman po yan. Wala po silang alam sa tunay na aral ng simbahan. Magaling lang po silang, alam nyo yun, tumirada kasi hindi nila alam yung official teachings ng ating simbahan. Ayan, oh. Ngayon, Brother Gabriel, eto, pakinggan natin ha, ipagpatuloy natin yung mga salita ni Dan Omar Leibang. Hindi po maaaring si Apostol Pedro o ang sino mang iba ang maging ulo ng tunay na iglesia. Sapagkat ang iglesia, ito ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo
at hindi po ni Apostol Pedro o ng sino pa mang iba. Kaya isang kasinungalingan, isa pong kasinungalingan ang turong Katoliko na inilagay ng Panginoong Hesukristo si Apostol Pedro bilang ulo o puno ng kanyang iglesia. Kaya mga kaibigan, ang itinuturo nila na pinakamabuting katunayan na sila ang tunay na iglesia sapagkat pinamamahalaan sila ng di umano'y kahalili ni Pedro, ang siya pangang nagpapatunay na hindi tunay na iglesia ang Iglesia Katolika sapagkat ang tunay na iglesia ay si Kristo po ang ulo, hindi si Apostol Pedro. Ano pa po ang banal na katwiran? Kaya hindi po maaaring si Apostol Pedro ang maging puno o ulo ng tunay na iglesia. Dito pa rin po sa Epeso, pakinggan natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 5 sa talatang 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga kaibigan, ang tagapagligtas ng katawan o iglesia ay ang ulo nito. Paliwanag po yan. Si Apostol Pedro po ba ang tagapagligtas ng iglesia? Hindi po. Kaya wala pong kaligtasan sa Iglesia Katolika eh. Sapagkat ang kinikilala nilang ulo ay si Apostol Pedro. Nako! Ayun! Ayan mga kapatid, ano? Napakinggan mo yun kapatid na Gabriel. Grabe yung salita niya, no? Sana ay maganda yung audio natin sa salita ni Dan Omar Leibag. Yung binasa niya, kung inyo pong mamarapatin, ipabasa natin sa ating mga kapatid, ano? Basahin natin yung 5:23 ng Epeso, kapatid na Gabriel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ayan, so yung pangulo daw ng iglesia, si Kristo. Kasi siya rin yung tagapagligtas ng katawan ng iglesia. Kaya yung kanyang sinabi, kaya nga daw hindi totoo na ang Iglesia Katolika yung tunay na iglesia. Kasi si Kristo daw yung ating pangulo. Fake news po na si Pedro lang yung kinikilalang ulo ng iglesia, kapatid na Gabriel. Ato na yan, mababasa po natin kung ano talaga yung stand ng Iglesia Katolika. Basahin natin dito po sa katekismo natin sa paragraph 792 ng CCC. Pakita natin sa screen. Sabi dito, Christ is the head of the body of the church. He is the principle of creation and redemption. Raised to the Father's glory in everything, He is preeminent, especially in the church, through whom He extends His reign over all things. Ayan, klaro yan kapatid na Gabriel. So, dito po sa nabasa natin na aral ng Iglesia Katolika, kinikilala pong ulo ng Iglesia si Kristo. So, kaya mali itong sinasabi niya kanina na hindi daw natin kinikilala si Kristo na ulo ng Iglesia. Mali yun. Mali. Ayan, maling-mali mga kabatid. Ngayon, kanina binasa natin yung Mateo 16:18-19. Mm-hmm. Binigay po kay Pedro yung pamumuno sa iglesia habang yung ating Panginoong Hesukristo kung kasi dito yung nakalagay, ipakita nga natin ulit sa screen sa salin ng magandang balita Biblia, kapatid na Gabriel. Yung kasi dito, ano, babasahin ko na lang. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ayan yung sa verse 19. Ayan. So dito, kapatid na Gabriel, future tense ito eh. Ibibigay ko. Ibig sabihin, yung pagkasabi ni Kristo, hindi pa dito, hindi pa nabuo talaga yung iglesia. Kasi nabuo yung iglesia sa gabay ng Espiritu Santo sa Day of Pentecost, kapatid na Gabriel, diba? So, yung nangyari dito, kasi future tense, ibibigay ko sa iyo. Ayan, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ipinapaunana ni Kristo na ibibigay kay Pedro yung authority. Ayun, napamunuan yung iglesia. Pero hindi ibig sabihin na hindi si Kristo yung ulo ng iglesia. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin, kung namatay ang ating Panginoong Hesukristo at nabuhay na maguli, si Kristo makakasama pa rin niya yung iglesia. Basahin natin kapatid na Gabriel sa 28:20 ng Mateo. Ayan, ito nga po nakalagay. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo
hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan, klaro yan kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, si Kristo, ang pagiging ulo niya ng iglesia, hindi po nawawala. Ayan, hindi po yun nawawala. Pero, yung ibinigay niyang authority kay Pedro, yun po ang nagiging, yung tinatawag nating, nagiging, yung pagiging visible head ng Santo Papa, si Pedro at yung mga apostol. Kasi, sa atin, sa Iglesia Katolika, dalawa yung kinikilala natin. Yung isa, yung tinatawag nating invisible head, yan po ang ating Panginoong Kristo. Nabasa natin sa CCC 792 na si Kristo kinikilala nating head of the body, church. Ayan. Pero tandaan natin, ayon din po sa paragraph na ito, ang ating Panginoong Kristo, He is raised to the Father's glory. Klarong-klaro po yan, mga kapatid. No? He's raised to the Father's glory. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo, nasa Diyos Ama na, nasa langit na, kapatid na Gabriel. Nakaupo na po sa kanan ng Diyos Ama. Si Kristo, kinikilala pa rin siyang invisible head ng Iglesia Katolika. Pero, meron pong visible head. So, ulitin natin, sa Iglesia Katolika, meron pong visible head. Yan po yung Santo Papa, yung successors ni Pedro. At invisible head, yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Patunayan, basahin natin dito po sa paragraph 936, kapatid na Gab. The Lord made St. Peter the visible foundation of His church. He entrusted the keys of the church to him, the bishop of the church of Rome. Ayan. Successor to St. Peter is the head of the College of Bishops, the vicar of Christ, and pastor of the universal church on earth. Ayan. Ayan, klaro yan, kapatid na Gabriel. Si Pedro, he is the visible foundation of his church. Klaro yan, kapatid na Gabriel. Kaya, yung pagkakatalaga kay Pedro, bilang binigyan nga niya ng authority doon sa Mateo 16:19, yun yung magpapatunay na si Pedro at ang kanyang mga successors, sila yung visible head ng Iglesia Katolika. Oh, ito pa. Kapatid na Gabriel. Basahin naman natin, sinabi ko na nga kanina na si Kristo, siya yung invisible head. Dito po sa paragraph 765. Pakibasa, kapatid na Gabriel. 765, ito naman po ang nakasulat po. The Lord Jesus endowed His community with a structure that will remain until the kingdom is fully achieved. Before all else, there is the choice of the 12 widows. With Peter as their head, representing the 12 tribes of Israel. They are the foundation stones of the New Jerusalem. The 12 and the other disciples share in Christ's mission, in His power, but also in His love. By all His actions, Christ prepares and builds His church. Ayun, klarong-klaro yan mga kapatid. Ano? Dito po sa ating mabasa, before all else, there is the choice of the 12 with Peter as their head. Kaya, dalawa yung head ngayon, Brother Gabriel, na kinikilala. Si Kristo, mababasa natin sa paragraph 792, sabi doon, si Kristo, he is the head of the body, the church, ano, kapatid na Gabriel. At yan, nakikita niyo sa screen. Yung isa naman, si Pedro, kinilala ding head sa paragraph 765. At klaro naman yung turo ng Iglesia Katolika, walang dapat na pagtutol dyan, ano? Ayan. O, eto, basahin naman natin yung 881, kapatid na Gabriel. The Lord made Simon alone, who He renamed Peter, the rock of His church. He gave him the keys of His church and instituted him shepherd of the whole flock. The office of binding and loosing which was given to Peter was also assigned to the College of Apostles united to its head. This pastoral office of Peter and the other apostles belongs to the church. Very foundation is continued by the bishops under the primacy of the Pope. Ayan, klaro yan, mga kababayan. Ano? The office of binding and loosing, which was given to Peter, was also assigned to the College of Apostles, united to its head. Ayan, klarong-klaro. O sinong head yan? E di dalawa, si Pedro, o kinikilalang Santo Papa, at si Kristo, kapatid na Gabriel. Amen. So ibig sabihin, yung ulo ng Iglesia Katolika, sabi ng Biblia, si Kristo ay ang ulo ng Iglesia. Totoo yun, tama yun, walang tutol. Yan naman ang aral ng Iglesia Katolika. Pero nga, dahil binigyan nga si Pedro ng authority sa kanyang Iglesia na itinayo ni Kristo,
siya po ay naging visible head. So yung successors ni Pedro, visible head. Si Kristo, invisible head. Ayun. Yan po ang aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan. So mali po, busted po yung kasinungalingan ni Dan Omar Limbag. Yung kinikilala ng Iglesia Katolika na ulo ay si Apostol Pedro. Mali po yun. Dalawa po, si Kristo at saka si Pedro. Amen. Yeah. Ayan, sana na gets po ng mga kapatid nating Katoliko yung ating stand na fake news talaga yung sinasabi po ni nung ministro po na si Dan Omar Limbag. Ayan, kaya tama po kapatid na Gabriel, si Kristo po sasamahan niya ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng panahon, Mateo 28:20, kapatid na Gabriel, kaya nga hindi po pwedeng matalikod din yung iglesia, o di ba? Oh, so si Kristo, dahil sinasamahan niya yung iglesia, siya po'y invisible head. Siya pa rin yung kinikilala nating ulo ng Iglesia Katolika. Pero meron din pong tinatawag na mga successors ni St. Peter. Yan po yung Papa si kapatid na Gabriel. Mm-hmm. Sina din ay visible head. Kasi nga, binigay po yung authority kay Pedro bilang kung saan itinayo po ni Kristo yung kanyang iglesia, kapatid na Gabriel. So yan po ang ating episode ngayon, kapatid na Gabriel. Napakagandang episode natin sa araw na ito. Kapatid na Gabriel. Okay po. Yan, mga kapatid. So maraming salamat po sa Diyos. Hanggang sa susunod po muli ng ating doctrinal talakayan.